para dito sa ating mga players or iba ang magiging outcome. Malalaman natin yan as we head in to the Land of Dawn. At ito na nga ang magde-decide para sa serye na to. It's a best of one na matapos ang 32-minute game, tapos 17-minute game. Hindi na natin alam kung ano may expect natin dito dahil kaya nilang tapusin ng maaga, pero kaya din nilang patagalin hanggang dun sa pinakamasarap na part kung saan isang banat na lang, isang one hit na lang sana, hindi pa nila natapos. Konting-konti na lang sana. No? Pero by the way, para dito sa mga teams natin, yung nagiging trajectory nila is hindi talaga ganun ka-aggressive, pero meron talagang activated na whatever pagdating sa specific time na it's showtime. Pero yun yung aabangan natin for this game number 3. Could be a sudden shift in terms of how they rotate. Kung instantly ba magkakaroon ng kill. But yeah, Onyx right now, silang lamang in terms of gold. Nakuha pala nung dalawa yung Claude Bea. Yung, ang ganda kasi nung ano, ang ganda nung kapag hawak mo tong dalawang heroes ito. Si Beatrix kasi, even though hindi siya ganun kapotent tulad ni Claude, kakaiba yung ano yung possibility na dala niya pagdating sa momentum control. Kasi kung makakuha ka na ng konting early game lead, kahit sino sa kalaba mo, kaya mong tapatan kahit pa Claude yan. Kasi yung damage output nandun. And yung taunt ay tatama din dito sa may bandang taas. Si Ryota ay delikado ata. First Blood ay mapupunta kay Ryzen. At si Renzio, kinagat lang ng Decimate. At mukhang inilabas na nga rin ng Seven Lions dahil nangalahati ng buhay ni Ryzen. Tatakbo lang, simple lang. Pokes lang muna para sa ating mga teams. Pero 1-for-1 trade para doon sa may top lane. And right now, tanong may mga palitan natin. Pagalingan na lang din pumlato para sa ating mga gold laners. At napakaagang po-posisyon ng ating mga junglers pagdating sa objective. Muntik pa nga actually ma-double kill sila Ryzen kanina with Sensui. Unfortunately, hindi nag-refresh yung Decimate. Actually, pumatay sa kanya is yung normal hit ni Sensui. So, kung nag-refresh yun, baka pati si Ryzen na damay doon. At ngayon, si Ryzen, mukhang hindi pa naman sisipain, nagkasalisihan gamit ang sipa na yon. Pero na-cancel lang final slash at bumagsak na rin ang show. Pero sa Martis, mapupunta ang unang pagong. Napakasakit naman ng Appraiser's Wrath na yon. Pero makakapag-mortal coil, dinala ang buong barangay ng parang may piyesta lang doon sa may bandang tondo. Pero si Sensui ay babagsak na rin. Double kill para kay Renzio. At dahil doon, nakakuha din ang Omega ng Turtle objective and at the same time lead against Onyx. So better execution for them. Napaaga din na yata ng pagkakagamit din si Super Friends na kanyang real world manipulation. Yan, ang daming, teka lang. Final slash, double dash to the Appraiser's Wrath. Pinapogi pa at nandyan na nga. Killing spree, 3-1-3, 100% para kayo, Tits. May galit ata yung Cyclone ay dito sa Onyx. Kanina pa minamalas ng angulo si Keki Dot. And by the way, kanina si Sensui, gusto sana niya mag-participate sa Clash. Unfortunately, nung papasok na siya, tinamaan din siya nung Appraiser's Wrath. So parang nadamay pa siya in a way. And again, Keki Dot, lagi siya nakakatapak ng Cyclone Eye. Although gusto mo sana kapakan yun para kabulin yung Omega. Pero ang hirap kasi humarap ng angulo with a kick kapag inihintay mo yung lapag nung Cyclone Eye. Kasi dadaling kanya kung saan-saan eh. Hindi mo alam kung saan pwedeng pumunta. Pero nga kanina, di ba, yung mga laban natin, parang yung gantong klaseng hero kills ay na-achieve at around 10 minutes. So, faster facing para dito sa side na Omega. Faster goal lead din. Actually, para sa ating laban. And ito na naman yung parang pabugso-bugsong play. Ayan, pabugso-bugso. Ginulat ng Omega. Nakahanap ng isa, Keke Dot on his third death. Grabe na. Kakasabi lang natin kanina, pag yung Beatrix nakakuha ng kahit konting early game advantage lang, talagang kahit sino sa side ng Onyx ay pwedeng bigyan ni Kelra. E nakakita na natin to ilang beses na. Kapag si Kelra ay nakakuha ng early game kills, mabilis ang conversion niyan. Tsaka parang sumasama din lagi si Kelra na pag sa team fight, pag nauuna siya, yung tipong yung 5-man dinadala nila mismo doon sa kalaban. So parang sasabi ng Omega, Kelra, huwag ka mag-farm ng minions, mag-farm ka ng hero. Dumiretso ka na dito, dito ka na mag-farm. Pero sticking farm, isa sa pwede pag-farman dito na at mga teams is gonna be another turtle objective na sinisimulan ngayon ng Omega. Pero sino nga ba ang makakakuha nito? At mukhang si Ryzen na naman. Real world manipulation sa dalawa at ika-cancel na rin niya. Nets, nagpa-farm si din lang. At mukhang saktong farming game na lamang matapos masecure ang turtle.
nabanggit natin si KL Rana. Doon siya sa may top lane. Nakakuha pa ng outer turret energy shield. So yung gold lead na to ng Omega, most likely na nasa kamay ni KL Rana yung, yeah. Yung angat. So Onyx ngayon medyo bumabagal. Yung trades ay hindi natin nakikita for them. And Ryzen now has the Radiant Armor. At yung Radiant Armor na yun, no, parang malaking tulong din in terms of just securing a little bit of resistance against yung damage. Yung glue kasi kahit sabihin natin, tank yan, masakit pa rin. May magic damage yan. And kapag dinignan mo yung damage sources sa side ng Onyx, actually early game na medyo kailangan mo pansinin is yung nanggagaling mula kay Eve, pati na rin kay Glue. Kasi si Sensui, even though may mga pockets of burst damage siya from his normal attacks and of course yung Mortal Coil, ang pinakapuhunan kasi ni Sensui dito is yung Decimate. So as long as hindi ka napopoke ng Onyx, again, which is gonna come out from Eve and Glue, okay yung buhay ng Fredrin. Diretso-diretso lang if ever para sa kanila. Pero kung mapansin natin ngayon, Omega ay lumalamang in terms of gold. 7-1, almost 6 minutes into our game time. At napakaganda na ginagawa ni Miko in terms of vision. Sabi nila dati, ito yung story na gusto niyang isulat ngayon. Diba? Ang dami nagda-doubt. Ngayon, lagi siya kino-compare kay Chuck Mamba. But this time around, Grok din ang ganyang gamit. At napakaganda nung kanilang sitwasyon ngayon sa ating laro. And look at the zone. Yung positioning ng Omega ngayon. At alam natin na malaking pressure yung nandoon sa, sabihin na lang yung mga balikat ni Miko. Pero nakikita naman natin na kahit kanina, game 1, game 2, ay talagang nailalaro niya, nailalabas niya dito sa Land of Dawn. Ang tanong na lamang ay kung i-deny ba siya dito ng Onyx Philippines. I-deny ba sila dito ni Super Prince na alam natin gigil din ngayon sa kanyang sophomore year. Oo, saktong-sakto din. Actually, same story din even for First Home dito sa ating laro. So, slow pacing ulit. For our teams, gustong gumawa din ng Onyx na nga kanilang pang-counter na play. Pero ang Omega ay mag-se-secure ng turtle most likely against Onyx. Wala nang wala nang contest. Yeah. Late gamers na to. Late game na naman, end game. Mahirap na rin kasi talaga for Onyx to fight in this situation. Kasi again, yung damage output nila is negligible, especially up against these heroes. Yung Grok lang hindi nila kayang tapatan eh. Kasi with the slows coming from Super Prince, nanayinagit yan with the passive of Grok, and hindi rin siya ganun kadaling patayin dahil kapag nagsubok ka talaga mag-all-in sa kanya, may wild charge na biglang darating sa'yo. And hindi mo alam, baka biglang may Renes apatay na nakaabang. Oh, dadaan na ka lang na dadaan. Uy, by the way, masakit na rin ha. Pero, pero medyo masakit na nga rin ata. Split na, itawag na. Real world manipulation na po mawawala na nga rin si Grok. Pero si Keiko dito ay low HP doon sa may bandang Getty. Si Renzio ang tatapos. Pero siya rin ay tatapusin ni Nets. Nandun na nga rin sa likod with the Blazing Duet. Wala ng BMI dahil natakot pa. Hindi! Last second BMI! A precious rat! Nagilit ng konti! Pero sapat pa rin yun para makakuha ng kill. Omega takes down 3. Magbabayad sila ng dalawa. Napaganda ang ginawa ng Omega doon. Pero for Onyx, nakikita na natin yung possible damage nila dito sa ating laban. And look at the positioning of Ryzen para lang bigyan ng space si Kera. So inuunti-unti na dito ng Omega yung mga tore na kanilang kalaban. Yeah, and this is what we meant nung sinabi natin na medyo awkward pa yung damage source ng Onyx. Even though kaya nilang lumaban ngayon, kulang pa dahil sagot na sagot talaga yung magic damage na nanggagaling kay Prince at kay Ryota. And Sensui needs to wait out the HP bars before he comes in. Maganda lang yung naging engage ni Ryota on the Grok. Napatay kagad si Miko. No chance for him to re-engage. Pero even then, kinaya pa rin ng Smart Omega ng labanan yung Onyx. Actually, nagiging problema na rito si Kelra. Looking at the gold, lamang siya ng 1,400 gold. So, malaking ano to, malaking factor as to the momentum na pwedeng i-ride ng Smart Omega. So kailangan talaga mayroong maghanap din dito kung nasan si Kelra talaga. Pero ang dami kasi yung pang front for Omega on this game. So ngayon, naantayin natin ang Lord of Objective. Again, pwede pumasok din ang side ng Onyx. Pero kailangan ma-shoot to kill nila si Kelra dito. Alam mo kung may triangle offense, ito parang triangle defense eh. Yung nasa harapan mo, may tatlo. Tapos merong Valentina, saka siguro Renzio na rin doon sa may bandang gitna kasi dadash yun. Tapos yung Kelra yung pinaka nasa dulo. Ang hirap talagang i-penetrate nun. Kaya Lord ay mapupunta para sa side ng barangay. Yeah. It's the first Lord of the game. At medyo madali lang naman mag-defend dyan. Pero yung sinasabi mo kasi Midnight kanina, no, yung awkward na damage source. Sinong mag-wave clear bukod dun sa Claude? Oo, parang walang choice yung Onyx. Actually, very crucial tong Lord na to kung paano gagamitin ng Omega. Kasi pwede sila makahanap ng mga pick-offs. May wild charge from Miko, may kasama pang flicker. Tapos may pwede kang choice dito kay Beatrix. Pwedeng yung bomba, pwedeng yung sniper. Basta makakahanap ka ng pick-off. Very crucial yun kasi ang kailangan mo dito for Smart Omega, palakin lalo yung lead.
Oh, tsaka parang ang ano din dito, ang magiging problema naman ng Onyx, kunwari, di ba yung Lord magagalit sa may bottom lane. Kung gagamitin ba ni Super Friends pang gamit yung real world manipulation niya para lang mag-clear na minion wave, parang sayang din kasi pertina natin we have that Tina Shield for Sensui at napaganda ng minion wave management for Smart Omega. 10 minutes pa lang ng ating laro at talagang pumupugak lang si Kelra doon sa may top lane habang ready na ang barangay sa may middle lane. Saktong rocket launcher lang para kumalbo ng mga tore at almost a 7k gold lead para sa side ng barangay. Ito talaga ang maganda sa Beatrix, yung versatility na binabanggit din kanina ni Midnight. Mabigyan mo lang ng konting gold, ang dami na niyang kayang gawin. Pwede pa yung mag-swap sa sniper para bigla ka na din lang ipo-poke out at si Nets kailangan mag-BMI palayo. Grabe face check, grabe instincts. Grabe ka naman Kelra! Oh, nabaalis tuloy at alam ng side ng Omega na wala doon si Kekedut of Onyx at kailangan muna nilang umalis. Pero grabe instincts. Nagbilang si Kelra, sabi niya, ba't apat lang inasa base? Wala naman ang bush na dinahanan natin, walang tao. Ah, nandito yan. Nakita mo bigla nag-flex eh, no? Kakaiba. Kung ako may gamit ng Beatrix, hindi ko maiisip yun. Pero pag hindi ko talaga may isip yun. Meron ano siya kahit anong hero eh, no? Kahit anong hero, hindi ko may isip. Kahit anong hero, hindi natin may isip. Gold standard! Hindi, parang nararamdaman niya, inaamoy niya kung nasan yung mga kalaban. Meron nga kasing Kel Radar. The Kel Radar. Kel Radar naman pala talaga ang ating nakikita ngayon. Pero kailangan din kakaibang radar. Ay, pwede magbigay ng ibang information with that radar. Pero pwedeng yun yung bait play para dito sa Onyx. Kekedut is there. Nasyon po yung wall charge. Aray ko, sumasakit ni Claude. Sumasakit ni Claude. Ang kailangan gawin lang ng Onyx dito is actually maharap nila yung entry point. Yung entrance basically dito kay Kelra. It may come from Ryota or Kekedut. Basta ang kailangan, actually pwede nga dalawa sila sabay kasi may split split naman. Kekedut with the play. Kickback papunta doon kay Super Friends. Real world manipulation sa tatlo pero si Sensui nagmo-mortal coil lamang doon sa may bandang gitna. Parang kulang lang sa damage pero maganda sana yung play na yon. Ito yung mga ano, mga magkakaklase nag-aambahan lang muna. Ano, sino diyan? Oh, baka mo kang tenga, baka mo kang tenga. Tapos biglang nag-ring. Sabi, okay, recess. Klase muna, klase. Oh, klase muna. Tinatawag kami teacher eh. Oh, sige, babayaan na kayo. Parang ganyan nangyayari yun. Again, yun yung naging story natin. Game 1, game 2, ganun din ang nangyayari ngayon. And this is another long game. Not unless, ha? Not unless. Talaga makapitalize ng Omega ang kanilang 6.1k na gold ngayon. Pero ang gustong gawin ng Onyx is mag-split push muna. Pero meron pa rin nagde-depensa para sa Omega. Pero mukhang ibibigay nila yung Lord dito, no? Lord, Ryzen, mag-isa na lang. Alam na nila na binigay na lang ito ng Onyx. That's the Luminous Lord secured by the side of Omega. At tatalo na naman to 7k ang kanilang lead. Delikado na to para sa Onyx. Yeah, very crucial again yung Lord this time. Lalo pat wala na yung Outer Towers ng Onyx. Lord, however, marched towards the bottom lane. So, baka yung play ay manggaling sa mid or top kasi may ibang pressure na kailangan isipin ng Onyx. Oo, dadating din kasi doon sa... Ang dami mga kailangan i-consider na factor. So, si Kekedut ngayon ay nakapuesto dito sa may bandang brush na to pero aalis na lang din muna siya. And Onyx, sabi natin kanina, medyo mahirap para sa kanila na mag-clear ng minion wave. Oreko. At ang sakit na ni Storm, kakaibang Storm ang kanyang dala for Omega. At sira na nga Tore dito sa may bottom lane. At mukhang itutuloy nila ang push sa bandang mid lane. Kailangan pa nilang inhibitor turrets at mukhang si Kekedut ay masusunugan ng HP. Kalahati na ang kanyang buhay at magta-transition ang barangay doon sa may bandang itaas. Hindi pa naman sila naghahanap ng laban dito pero tatlong inhibitor turret na ang nawala. Grabe na rin ang damage na nagbumula dito sa barangay at hindi yata papasok si Miko. Umaamba pa rin sila ng angulo. Nagpapalitan lang muna. Depensa lang din muna at maingat din ang side ng Omega. Alam nila na mayroong Claude at nakita naman natin na kanina yung damage ni Nets against the players of Omega. Yeah, actually, nag-attempt si Renzio ng final slash flicker. Unfortunately, hindi ko mabit. Miko. Oh, Miko! Pasok si Miko. Dalawa ang nahanap at nasunog lang ng parambula. Kelra with the damage. At papasok na rin ang final slash. Renzio, real world manipulation para makulungan tatlo. Kailangan mag-dash out ni Kelra at hindi na siya mababawasan pa. Dalawa ang nawala para sa side ng Onyx Philippines. At mukhang itutuloy pa ng barangay. 10,000 na ang kalamangan nila pero wala na atang minion. Sakit! Lang sakit ni Kelra! Napakasakit pero meron minion wave dito para sa Omega. Mukhang ito na yata ka nilang iniintay. Barangay! Iingay na ba sila? Hindi ito tama yung Renner Sapati. Pero mukhang si Sensui ay nandun sa may bandang Getty at nilikod na nga. Namatay na rin. Killing spree. Base lock is real. Omega evens out the match point para sa kanila.
Same teams, different outcome. Nakabawi ang barangay against Onyx with a 2-1 fashion. At